Guys, pag-usapan lang natin itong kumakalat ngayon sa social media na talagang si Daniel Padilla, guys, talagang ibang pasabog, guys, yung binibigay niya ngayon kay Catherine Bernardo, na talagang laging may sorpresa, guys, si Daniel Padilla sa kaarawan ni Catherine Bernardo. Walang tigil, guys, si Daniel Padilla sa pagbigay ng sorpresa kay Catherine Bernardo. Kita nyo naman, guys, no? Nag-viral at nag-trending itong photo na to na pinost ng Katniel fans, no? Talagang samot-samot sari, guys, reaction at samot-samot saring komento ang natanggap ng photo na to na pasabog ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Ibig sabihin lang nito, guys, nagmamahalan talaga ng tapat ang dalawang ito. At hindi nga naman sila nagkaiwalay dahil proven and tested na natin, guys, yung nakuha nating account na sinasabi ni Catherine Bernardo na talagang it's a prank. Diba? Kasi, guys, marami na talagang umalam yan, maging ang balita, talagang tinutukan na yan, isang prank na yan, diba? Marami din kasing nagsasabi, guys, na talagang kung kay Catherine Bernardo, pero kay Catherine Bernardo yung account na yun, guys, dahil ginagamit niya yung account na yun, guys, kasi alam natin kung ano ang kanyang account sa Twitter na ngayon ay naging X na, no? Saka yung sa Instagram, guys, talagang nabusit kasi si Catherine Bernardo dahil nalaman kasi natin, guys, na todo batikos ang naranasan ni Catherine Bernardo sa mga netizens at mga Katniel fans dahil sa pinost niya na isang prank. Eh, siyempre, guys, no? Marami siyang natanggap na puro masasakit. Diba? Kaya nga naman kasi, guys, ginawa nila yan para masubukan ng mga tao. Katulad yun, guys, di ba? Babatuin talaga si Catherine Bernardo, guys, ng masasakit na hindi niya nakayanan. Kaya dinilit niya, guys, yung nasabing post ni Catherine Bernardo. Pero yung sa Twitter, guys, hindi niya pa nadidilit. Di ba? Ika nga niya na talagang marami talaga, guys, na nagalit sa kanya. Di ba? Totaling sobrang dami, guys, no? Talagang galit na galit sila kay Catherine Bernardo dahil inamak kasi nila si Daniel Padilla. Anong ginawa ngayon, guys, ng mga tao o mga Katniel fans ay umingi sila ng tawad kay Daniel Padilla. Yan ang totoong nangyari, guys, no? Yan ang totoong updated kung bakit nawala yung post ni Catherine Bernardo sa Instagram. Kasi maraming nanlait sa kanya, marami talagang hindi na rumispeto, guys, kay Catherine Bernardo, di ba? Ang iba naman talaga ay malaki ang paghahanga sa idolo. Kaya nga naman nila ito nagawa kasi tinitignan nila kung sino lang yung karapat dapat para sa Katniel. Kung sino talaga yung nagtitiwala sa kanila at kung sino talaga yung tapat sa kanila. Eh marami naman kasi, guys, nagsasabi na nagkomento umano at narinig natin yung mga nakasaksi umano dun sa unang kumalat yung sinagsalita na isang prank daw ang iwalayan Katniel. Nalaman natin dun, guys, na kung ano talaga ang mga komento ng mga netizens at mga Katniel fans. Kaya batid natin na talagang sana suportaan pa rin ang Katniels kahit nakagawa sila ng isang pagkakamali na hindi dapat nangyari. Dahil malaking kaguluhan ang nangyari last 2023. Pero hindi kasi nalaman ng mga tao, guys, na tinakasan nila ang gulo. Diba? Kasama si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Dapat talagang mabigyan natin yan ng talagang idea kung bakit nila ginagawa to. Kung bakit sila parehas na spotted at lagi talagang pinagkukwentuhan sa social media kahit iwalay na sila. Doon tayo nagtataka, guys, at nagdududa dahil sa kanilang iwalayan ay lagi silang spotted at lagi silang nauhuli ng maraming tao na kung bakit sila nagbibake, kumakain, lumalabas, di ba? Kaya kitang-kita natin, guys, kung tama nga ba ang desisyon nila na mag-iwalay. Ngayon pala ay okay naman pala sila. Hindi naman pala sila nag-iwalay.
Isang malaking prank to. Diba? Kaya naguluhan, guys, lahat ng tao sa ginawa ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kaya kamangha-mangha din, guys, no? At kataka-taka kung bakit nga naman nangyari ang hindi dapat nangyari. Pero at least, nangyari na at nagkaroon tayo ng idea kung bakit hanggang ngayon ay nagsasama pa rin sila at kung bakit lagi silang spotted noon. Ibig sabihin, ilang pala nito ay talagang totoo na hindi naman sila nagkaiwalay. Tamang-tama, guys, talaga si Makagago sa kanyang sinasabi na isang itong publicity. Diba? Tamang-tama kasi yung sinasabi niya, guys, na talagang hindi sinuportaan ng mga tao yung huling movie ng Katniel. Kaya ginawa nila to para at least malaman nila kung sino lang yung tama at nagtitiwala sa kanila. At kung sino lang talaga yung naniniwala sa kanila, 'di ba? Kaya tamang-tama lang ito, guys, na ginawa nila para at least masabi nila at mapili nila kung sino lang yung karapat dapat para sa kanila at kung sino lang talaga nagtitiwala sa kanila at umiidolo sa kanila. Kahit alam naman natin, guys, no, marami pa rin hindi naniniwala na sila ay nagkaiwalay. At ngayon, hindi naman talaga nagkaiwalay. Marami pa rin, guys, nagdududa na isang malaking hindi katotohanan yung post ni Catherine Bernardo. Pero siya kasi ang nag-post nun, guys. Wala tayong magagawa dahil siya na ang nag-post ng isa prank. Ibig sabihin, kaya lagi silang spotted, ay talagang isang prank ang iwalayan nila. E paano naman kaya, guys, yung mga pinagbintangan ng mga tao na hindi naman dapat ginawa at hindi naman dapat ipinagbintang kay Daniel Padilla? Maliban lang sana, guys, yung unang nangyari, di ba? Doon sa Ujo scandal, yun, malinaw yun. Lalong-lalo na, pati na yung kay Julia Barreto. Diba? Napag-usapan yan at nagbigay umano ng reaction si Carla Estrada sa Ujo scandal. Lalong-lalo na yun nangyari kay Julia Barreto. Diba? Yan kasi ay nalaman natin nung nagkaiwalay umano ang Katniels. Kaya napapag-usapan pa rin natin, guys, hanggang ngayon ang Katniels dahil gusto natin makaalam kung ano nga ba ang talagang tunay na nangyari. At kung tunay nga ba talaga na sila ay nagkabalikan o totoo nga ba talaga na hindi naman talaga sila nagkaiwalay. Kitang-kita naman natin, guys, no, sa ngiti ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, parang hindi naman talaga sila nagkaiwalay. Napakasaya nila.